Hello guys, dito sa tutorial na to, ituturo ko sa inyo kung paano i-repair ng mabilisan ang electric fan na umuugong. So, ito yung pinaka ano niya. Nakalagay siyang ganyan, pero na-disassemble ko na siya. Tatanggalin na natin to. Tanggal ko na yung mga screws na apat. And then, pagtanggal nito, kailangan lang may makikita kayo dyan guys na yung itong parang nakaipit na to. So tapos yung bilog na yun sa, medyo madilim lang eh, may bilog doon na itong bilog na to yung nagkukos ng ingay nya, yung ingay na kung saan humihinto yung ikot nung LC ito. Pag humihinto yung ikot ng LC, yung nagkukos ng ingay niya, yung bilog na nandito, eto yan, yan. Kung makikita nyo, so tatanggayin natin. So naangat ko na to. Ang gagawin nyo lang, iaangat nyo yung apat na to. Ito, 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 tsaka ito. Pagkatapos, pagtanggal nyo yan, may parang flower na itsurang ganito. Medyo madilim yung camera, we. So yan yung tsura niya. Pagsamayan lang natin para di ma. So, ito siya. Yan. Tapos merong foam, parang foam ito. So sama lang natin ulit. Tapos itong bilog, kunin nyo na. So ito yun, ito yung kailangan nating palitan. So may nabibiling ganito sa hardware, mura lang siya. So yung pinaka butas kasi nyan guys, yung butas na yan, minsan katagalan, paglipas ng panahon, yung electric fan uupo dyan. So kung kailangan natin gawin, palitan natin ng bago. Pag nakabili na ako, babalik ako. And then install lang natin sa ano, sa lagyan niya, no? So, okay. So, wait lang, ah. So, ayun siya. Tapos, lalagyan natin ng gasa. So, okay. So, yun, guys. Nakabili na ako nung kapalit niya. Yung ito. And, sa nakikita niyo sa camera, dalawa na yung hawak ko. Ito yung pyesa ang ipapalit natin. Itong isa. Itong isa na to na malinis pa. So, ito yung kanina. Ito. So, ito yun. Pares lang sila ng itsura. Pero ang ano kasi, hindi lang gano'ng halata, pero nauupod yung pinakabutas niya dun sa may loob kung saan yung nagkukos ng ingay niya. Pagkatapos, kung makikita sa camera, yung pinakagilid na yun, yun, ito, to, yan, yung bilog na. Nauupod din yan, so nagkukos din ng ingay yun. Tsaka, yun din yung pinaka-reason kung bakit humihinto minsan yung LC. So, install na natin ngayon. So, ito na guys, i-install natin yung bago. Ito yun. So, ito yung luma. Ito yung isa. So, ngayon. Paano ba? Okay. So, iangat natin to. Pagkatapos, dahan-dahan lang kasi may wire siya, we. May wire siyang ganun. So, ayun. Ilalagay natin to dito. Yan. Pagkatapos, hanapin ko lang yung grasa. So, yung grasa, importante rin, guys, para yung pag-ikot niya madulas yan, tsaka nakaka-prevent din yun na ano, hindi siya mabilis masira. So lalagyan ko yan ng grasa. Pagkatapos yung kanina tinanggal natin, ito yung may parang flower siya tsaka foam, ipapatong natin na wait lang ah guys, okay. Na pag ganito, babalik lang natin siya ng ganun. So unahin natin yung foam na ganyan. Pagkatapos, itong flower, yung parang flower na yan. Pagkatapos, i-install na natin. Wait lang ah. Dahil hawak natin yung camera, balik lang natin yung pag-ganun. Pag-ganyan, yan, yan. Sana nakuha na ng maayos. So, ganun. Ganun lang guys. So, wait lang ah. Ayos lang natin ang pagbalik sa kanya. Ayun guys, nailagay ko na yung pinaka ano niya, yung bilog na yon na nagkukos kung bakit na naging maingay nga siya. Napalitan na natin. So medyo hassle lang kasi talaga guys kung one hand lang kasi yung ginagawa ko. So nilock ko na yung apat na yon. Pagkatapos nilagay ko na tong ano, itong coil. So ang gagawin na lang natin, ibabalik natin yung tornilyo dun sa apat na sulok nung coil na to.
Pagkatapos, pagtapos nun, ibabalik na natin to. Itong pinaka... Itong ta ang tawag dito ay shaft eh. Shaft ang tawag nga pala dito guys. Yung mahaba na to. Tapos itong pinaka casing niya. So, babalik natin siyang pag ganun. Tapos ilalak na natin siya. Pag naibalik na natin, ipapakita ko sa inyo mamaya na testingin na natin na gumagana na siya, na umiikot na, na nasa tamang ayos. So, okay. And guys, nailagay na nga natin tong ano, na-assemble na natin siya, tsaka itong mismong casing na ibalik na natin sa dati. So, ang ilalagay ko na lang guys, yung pinaka-LC niya. So, ito yun. Ilalapat ko lang. Something like that. So, tapos, itong tornilyo, iigpitan lang natin yan. Tapos, pliers. So, medyo struggle lang dahil one hand tayo. So, ito, inihigpitan ko siya guys, kaya medyo sorry kung hindi siya makita. Camera. So, ayun, ayun. Ayan. Okay. So, ayun. Medyo struggle kasi yung paghawak natin. So, anyway, ito. Testing na natin siya. So, ito nga palang brand ng electric pan na to, guys. Galing pa siyang Saudi. So, kaya medyo rare din yung ganito eh. Pero anyway, yung ano naman, yung parts naman na yun, yung bilog. So, yung parts na yun. So, ito naman kasi, guys. Ang mahalaga naman kasi major to. Ibig sabihin, general na parts siya ng electric pan. Kahit anong uri ng electric pan, meron nito. Or ganito lang yung sukat niya, makakabili kayo ng ano, ng katulad nito para mapalitan yung parts niya na ganito kasi upod na. Tapos kung makikita niyo, ayun, yung ibabaw niya na upod na rin, di ba? So ganun. Pag napalitan niyo na, mawawala na yung ugong niya. So testingin lang natin. Buting ko lang yung extension cord namin. Wait. Ayun. Sinaksa ko na siya. Tapos boom. Wait, ayaw. Anyway. Okay. So ayun guys, finally napaikot na natin siya. Kanina kasi ay yung pinaka medyo mahigpit siya noong unang install. So niluwagan ko, nilagyan ko pati ng pampadulas or yung bahagyang yung gasoline siya na ano, pang bike. So yung pinaka dito niya, so lumuwag siya ngayon, umiikot na siya. So tsaka may kalumaan na rin siya, kaya yung ikot niya medyo mahina kung mapapansin natin. Ayan, ganyan lang talaga siya guys, pero kahit paano epic fail kanina, di ba? Sorry guys. So anyway, ayun, napaikot na natin siya tsaka nawala na yung ugong. So yun yung topic natin ngayon. Yung ugong niya yun na nagmumula doon kung bakit siya maingay. So yun lamang po, and thanks for watching. So please subscribe and hit the like button and watch out for my video. Sana makapag-upload pa ulit ako. So anyway, thank you guys and God bless.